こんにちは、みなさん。お元気ですか？Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel, Halina at Maglihonggo Tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan ang isa sa dalawang uri ng mga Japanese adjectives, ang i adjectives. Yoroshii desu ka? Hajime masho. Ang mga adjectives o mga keyoshi ay mga salita na nag-describe o naglarawan sa mga nouns. Halimbawa, mga salitang kagaya ng mainit, malamig, matamis, mabilis, mahal, mura at iba pa. Sa salitang Hapon, may dalawang uri ng adjectives. Meron tayong mga e-adjectives at ang na-adjectives. Sa leksyong ito, ating tutukan ang mga e-adjectives at sa susunod na leksyon, atin namang pag-aralan ang mga na-adjectives. Ang mga adjectives sa salitang Hapon ay parang mga verbs na ko-conjugate sila sa affirmative at negative at saka sa non-past at past tenses. Papraktisin din natin paano sila gagamitin bilang mga simple predicates at bilang mga noun descriptors na nilalagay sa harap ng isang noun para diretsyong maglalarawan nito. Ikukumpara muna natin ang kaibahan ng dalawang klaseng adjectives, ang i at saka na adjectives. Uhunahin natin ang i adjectives. Lahat sila nagtatapos sa hiragana na i at grammatically tinuturing sila bilang tunay na adjectives sa salitang Hapon. Sa kabilang panig, ang mga na adjectives ay tinatawag na na adjectives dahil gumagamit sila ng hiragana na na kapag sila ay nilalagay sa harap ng isang noun. At karamihan sa kanila, ang spelling ay hindi nagtatapos sa hiragana i, pero may iilan, konti lang sila na nagtatapos sa hiragana na i, katulad ng i-adjective, pero kinoconjugate sila bilang na-adjective. Karamihan ng mga na-adjectives ay galing sa salitang banyaga, unang-una sa salitang incheck, at marami na rin galing sa salitang Ingles. Grammatically, mga nouns ang turing sa mga na-adjectives. Ngayon, alam mo na ang kaibahan ng e-adjectives at saka na-adjectives. Ito ay mga ehemplo ng mga e-adjectives. Atsui, atsui, o mainit. Takai, takai, o mahal o mataas. Omoshiroi, omoshiroi, o interesting. Tanoshi, tanoshi, o nakakaaliw. Ang mga adjectives na nagtatapos sa shi ay kadalasan na uugnay sa damdamin o feelings. Halimbawa, ureshi, ureshi, o maligaya, at sabishi, sabishi, o malungkot. Ang mga forma na nakikita mo dito ay tinatawag na dictionary form kasi ito yung nakalista sa diksyonaryo. Ito rin ang non-past tense ng adjective. Tandaan natin na ang Nihongo ay meron lamang dalawang tenses, ang non-past tense at saka past tense. Ang non-past tense ay sumasakop ng present tense at saka future tense. Ngayon, suriin natin paano i-conjugate ang mga e-adjectives sa negatibo. Pag alam mo ang rule, pwede ka nang mag-conjugate ng kahit anong e-adjective na ibabato sa'yo. Pag-conjugate sa negatibo, ang huling hiragana na i ay magiging ku, tapos ikakabit ang nai. Ibig sabihin ng nai ay hindi. Kaya ang atsui, atsui, ibig sabihin mainit, ay magiging atsukunai, atsukunai, o hindi mainit. Ang takai, takai, o mahal, o mataas, ay magiging takakunai, takakunai, na ibig sabihin, hindi mahal o hindi mataas. Ang omoshiroi, omoshiroi, o interesting, ay magiging omoshirokunai, omoshirokunai, o hindi interesting. At ang tanoshi, tanoshi, o nakakaaliw, ay magiging tanoshikunai, tanoshikunai, o hindi nakakaaliw. Ngayon, paano ginagamit ang mga adjectives? Dalawang paraan. Una, bilang isang simple predicate, halimbawa ng mga ganitong sentences. Ang rosas ay pula. Ang sushi ay masarap.
Tapos, ang pangalawang gamit ay kung ilalagay sila sa harap ng noun upang maglarawan sa noun. Kagaya ng mapulang rosas, masarap na sushi. Titignan muna natin ang paggamit ng adjective bilang simple predicate. Pag i-adjective, walang problema. Diretso ang paggamit. Halimbawa, pagsabi ng ang summer ay mainit. Sa salitang Hapon, Natsuwa atsui desu. Natsuwa atsui desu. Ibig sabihin ng natsu ay summer. At ang particle wa tumutukoy sa topic. Natsu wa. Pag-uusapan natin ang summer. Tapos, sunod agad ang simple predicate. Atsui o mainit. Tapos, tatapusin natin sa verb na des na ibig sabihin ay is, are, or am. Para ang sentence ay magiging polite pakinggan. Natsuwa atsui desu. Pag-uusapan natin ang summer, ano ngayon tungkol sa summer? Ang summer ay mainit. Natsuwa atsui desu. Pwede mo rin sabihin ng natsuwa atsui. Bale, walang des. Pero ang sentence ay hindi masyadong polite pakinggan. At okay lang kung gagamitin mo ito sa kapamilya at close friends. Pero hindi karapat-dapat sa mga sitwasyong kailangan mong magiging polite. Halimbawa, kausap mo boss mo o isang customer. Pagsabi ng ang panahon ng spring ay hindi mainit, sa salitang Hapon, haru wa atsukunai desu. Haru wa atsukunai desu. Ibig sabihin ng haru ay spring at ang atsukunai ay hindi mainit. Negative conjugation ito ng atsui. May isa pang paraan sa pag-conjugate ng i-adjective sa negativo at ito ay ang paggamit ng formal form ng nai. Imbis na atsukunai, ito ay atsuku arimasen. Haru wa atsuku arimasen. Ang arimasen ay ang formal form ng nai. At dahil formal form na ang arimasen, di mo na kailangan ng des. Mali ang haru wa atsuku arimasen des. Hindi yung tama. Ang tama ay haru wa atsuku arimasen. Yun lang. Para sa leksyong ito, stick na muna tayo sa nai form atsuku nai des. Side note lang po ito, ang pagpalit ng katapusang i ng i-adjective bilang ku ay isang conjugation upang ang isang i-adjective ay magiging adverb. Bale, ang atsuku ay ang adverb version sa atsui. Ang mga adverb ay naglalarawan ng mga verb o action words. Bale, paano ginawa ang isang action? Tatalakayin natin ang mga adverbs sa leksyon 18. Ibang ehemplo, ang kotseng ito ay mahal. Sa Nihongo, kono kuruma wa takai desu. Kono kuruma wa takai desu. Ang kotseng yon ay hindi mahal. Ano kuruma wa takaku nai desu. Ano kuruma wa takaku nai desu. Kung gusto mong gumamit ng formal conjugation ng adjective, ang takaku nai ay magiging takaku arimasen. Ano kuruma wa takaku arimasen. Ngayon, tignan natin ang paggamit ng i-adjective sa harap mismo ng mga nouns. Mainit na summer. Sa Nihongo, atsui natsu. Atsui natsu. Ang atsui o mainit ay diretsyong nilalagay sa harap ng natsu o summer. Di ko gusto ang mainit na summer. Atsui natsu wa suki janai desu. Atsui natsu wa suki janai desu. Pag-usapan natin ang mainit na summer. Atsui natsu wa. Ano ngayon tungkol sa mainit na summer? Ayaw ko o suki janai desu. Ang negative conjugation ng i-adjective ay pwede ring ilagay diretso sa harap ng noun. Di mainit na summer o atsukunai natsu. Atsukunai natsu. Gusto ko ang di mainit na summer. Atsukunai natsu ga suki desu. Atsukunai natsu ga suki desu. Pwede mong reviewin paano magsabi ng gusto at di gusto gamit ang suki at suki janai sa leksyon 7. Isa pang ehemplo, interesting na libro. Omoshiroi hon. Omoshiroi hon. Ang Harry Potter ay interesting na libro ba? Harry Potter wa omoshiroi hon desu ka? Harry Potter wa omoshiroi hon desu ka?
hindi mahal na kotse. Takakunai kuruma. Takakunai kuruma. Ang takakunai o hindi mahal ay galing sa takai. Takai nagiging takakunai sa negative. Takakunai kuruma, kotse na hindi mahal o hindi mahal na kotse. Ang Toyota ay hindi mahal na kotse. Toyota wa takakunai kuruma desu. Toyota wa takakunai kuruma desu. Ngayon, meron tayong mga special e-adjectives na hindi masyadong sumusunod sa rules. Ang una ay ang adjective na mabuti, na sa Nihongo ay i o yoi. Isang kanji lang ang dalawang pronunciation, pero magkaibang pronunciation depende lang kung anong gusto ng speaker. Pero ang negative conjugation nitong dalawa ay isa lang, yokunai, yokunai, at hindi ikunai, mali ang ikunai. Yokunai lang ang tama para sa dalawa. At meron tayong tatlong e-adjectives na kung ilalagay sa harap ng nouns ay hindi rin sumusunod sa rule. Sila ay kinoconjugate ng parang adverb pero grammatically ginagamit na parang noun. Ito ay ang oy o marami. Oy. Isa pa ang toy. Toy o malayo. At ang chikai. Chikai o malapit. Pagsabi ng maraming tao, imbis na oy hito, mali ang oy hito, ito ay nagiging oku no hito. Oku no hito. Bali ang oy, parang nagiging adverb, nagiging oku. Tapos, lalagyan mo ng no pagkatapos ng oku. So, yung oku parang nagiging noun. Oku no hito, maraming tao. Pareho ang toy. Pagsabi ng malayong bayan, di mo sasabihin toy machi, kundi toku no machi. Toku no machi. Ang toy ay nagiging toku muna, tapos ang possessive particle na no. Isusunod, toku no machi. Pareho din sa chikai o malapit. Malapit na tindahan. Imbes na chikai mise, ito'y nagiging chikaku no mise. Chikaku no mise. Ito lang ay kung nilalagay sila sa harap ng nouns. Pero bilang simple predicates, di sila nag-iiba ng anyo. Titingin tayo ng mga ehemplo. Pagsabi na ang 7-Eleven ay malapit sa salitang Hapon, 7-Eleven wa chikai desu. 7-Eleven wa chikai desu. Diretsyong ginagamit ang chikai. Pero pagsabi ng ang malapit na tindahan ay 7-Eleven, ito'y nagiging chikaku no mise wa 7-Eleven desu. Chikaku no mise wa 7-Eleven desu. Ang chikai ay nagiging chikaku no kasi nilalagay siya sa harap ng isang noun, tindahan o mise. Chikaku no mise wa 7-Eleven desu. Pagtanong ng ang mga tao ba ay marami o maraming tao ba? Sa Nihongo, hito ga oi desu ka? Hito ga oi desu ka? Diretso ginagamit ang oi o marami kasi nasa predicate siya at walang noun na sumusunod. Ang sagot, karamihan ng mga tao ay mga Hapon. Ngayon, ang adjective na marami ay nasa harap ng noun na tao o hito. Kaya ito ay nagiging oku no hito. Sagot, hai, oku no hito ga Nihonjin desu. Hai, oku no hito ga Nihonjin desu. Gagamit tayo ng oku no hito. At sa sagot, gagamit na rin tayo ng subject particle na ga. Dahil sagot ito ng isang katanungan. At bilang sagot, gusto tayong magiging specific. Kaya oku no hito ga Nihonjin desu. Tandaan na ang paggamit ng nantoka-nantoka ku no pattern ay para lamang sa tatlong i-adjective na oy o marami, toy o malayo, at chikai o malapit. Para sa ibang i-adjective, diretso mo na lang silang gagamitin. Ang mga adjective sa salitang Hapon ay kumukonjugate din sa past tense. Halimbawa, yasui, ibig sabihin mura. Hindi mura, yasukunai. Mga non-past tense itong dalawa. Non-past, bale gagamitin sa pagtukoy para sa kasalukuyan at sa future tense.
Pero itong dalawa ay meron ding mga past tense version. Ang past tense ng yasui ay yasukatta. Yasukatta. Ibig sabihin, mura dati. Past tense. Pag-form ng past tense, ang katapusang hiragana i sa yasui ay gawing katta. Bali yasui, yasukatta. At pag-form ng past tense sa yasukunai, ang nai ay gawing nakatta. Yasukunai, yasukunakatta. Hindi mura dati. Sundin mo lang ang mga ganitong mga patterns pag-conjugate ng mga i-adjectives sa past tense at walang problema. Pare-pareho silang lahat. Isa pang ehemplo, ang malamig. As in, malamig na panahon. Samui. Samui. Past tense nito, samukatta. Samukatta, ibig sabihin malamig dati. Ang negative ng samui ay samukunai o hindi malamig. Samukunai. Past tense nito ay samukunakatta. Samukunakatta o hindi malamig dati. Ngayon, gagamitin natin ang mga ito sa loob ng sentence. Halimbawa, ang kotse ay dating hindi mura. Sa Nihongo, kuruma wa yasukunakatta desu. Kuruma wa yasukunakatta desu. Bale, sa 19 kopong-kopong sa noong kapanahunan, ang kotse ay hindi mura. Tandaan na ang verb na des ay andyan para magiging polite ang sentence. Ang des ay non-past. May iba ring paraan na sabihin ito gamit ang formal form ng nakatta na arimasen deshita. Kuruma wa yasuku arimasen deshita. Kuruma wa yasuku arimasen deshita. Pero ayokong lituhin ka, kaya sa leksyong ito, emphasize ko na lang muna ang yasuku nakatta. Saka na natin bibisitahin ulit ang arimasen deshita pagdating sa verb conjugation na lesson dahil ang arimasen deshita ay isang verb conjugation. Sunod na ehemplo natin, ang kotse na dating mura ay madaling nasira. Sa Nihongo, yasukatta kuruma wa sugu dame ni natta. Yasukatta kuruma wa sugu dame ni natta. Yasukatta kuruma, kotse na dating mura. Tapos, ibig sabihin ng sugu ay di nagtagal, bale sa madaling panahon. At saka, dame ni natta, nagiging sira. Yasukatta kuruma wa sugu dame ni natta. Ang mumurahing kotse ay nasira kaagad. Ngayon, mabilis ang side note lang din. Praktisin natin paano gawing adverb ang mga iilang e-adjectives. Ang rule sa paggawa ng adverb ay ang e-ending ng e-adjective ay gawing ku at adverb na siya. Halimbawa, hayai o mabilis. Ang hayai ay magiging hayaku. Hayaku na ibig sabihin ay bilisan sa paggawa. Osoi. Osoi o mabagal. Ito'y magiging osoku. Osoku o bagalan sa paggawa. Oishi. Oishi o masarap. Ito'y magiging oishiku. Oishiku na ibig sabihin ay sarapin mo sa paggawa. Halimbawa sa pagluto o sa pagkain. Ang sunod na ehemplo, oki. Oki o malaki ay magiging okiku. Okiku na ibig sabihin ay lakihan sa paggawa. Halimbawa sa pagsulat ng pangalan, lakihan mo para madaling basahin. Okiku kaite kudasai. Ngayon, alam mo na kung paano gawing adverb ang isang e-adjective. Practice tayo ng conjugation. Halimbawa ang adjective na omoi. Omoi o mabigat. Past tense nito ay omokatta. Omokatta, mabigat dati. Negative ng omoy ay omokunai. Omokunai o hindi mabigat. Past tense ng omokunai ay omokunakatta. Omokunakatta, hindi mabigat dati. At ang adverb ay omoku. Omoku o ibig sabihin gawing mabigat. Sunod na ehemplo, ibig sabihin ng mijikai. Mijikai ay maiksi. Past tense nito ay mijikakatta. Mijikakatta o maiksi dati. Negative ng mijikai ay
mijikakunai, mijikakunai, o hindi maiksi. At past tense nito ay mijikakunakatta, mijikakunakatta, o hindi maiksi dati. Ang adverb ay mijikaku, mijikaku, na ibig sabihin ay gawing maiksi o paiksihin. At gawin natin yung special e adjective na i o yoi, na ibig sabihin mabuti. Past tense nito ay yokatta, yokatta, mabuti dati. Negative non-past, yokunai, yokunai, hindi mabuti. At past tense ng yokunai ay yokunakatta, yokunakatta, di mabuti dati. Ang nai ay nagiging nakatta. Tapos ang adverb ay yoku, yoku, na ibig sabihin ay gawing mabuti o palaging gawin. Ngayon, gawa tayo ng translation practice mula Tagalog, gawin nating Nihongo. Ang i-adjective natin ay oishi o masarap at ang ating noun ay sushi. Gamitin natin ang mga grammar concepts at sentence structures na tinalakay na natin sa mga nakaraang leksyon, kagaya ng pronouns at paano sabihin ang gusto at saka di gusto. Ang sushi ay masarap. Sushi wa oishi desu. Sushi wa oishi desu. Ang sushi ay hindi masarap. Sushi wa oishikunai desu. Sushi wa oishikunai desu. Ang sushi ay masarap. Tapos ka nang kumain. Bali past tense ang ibig sabihin nito. Sa Nihongo, sushi wa oishikatta desu. Sushi wa oishikatta desu. Sa Tagalog, pag katatapos mo lang kumain ng sushi at nasasarapan ka, sabihin mo lang nang ang sushi masarap. Di halatang past tense. Pero sa Nihongo, dapat ipa-past tense mo. Dapat gamitin mo oishikatta dahil kinain mo na ang sushi. Pag non-past tense gamitin mo, malilito sila. Pag sasabihin mong sushi wa oishi desu, mapagkamalan kang sinasabi mo lang in general na lahat ng sushi masarap. Pero pag sabihin mong sushi wa oishikatta desu, ibig sabihin nun yung kinain mong sushi nasasarapan ka. Ang sushi ay hindi masarap, bali yung sushi na kakakain mo lang ngayon. Past tense din ito. Sushi wa oishikunakatta desu. Sushi wa oishikunakatta desu. Bali same story, pag di ka mag-past tense, mapagkamalan kang nagsasabi lang in general na ang lahat ng sushi ay hindi masarap. Sushi wa oishikunai desu. Kaya ingat sa adjective tense natin. Kaya dito, past tense dapat. Sushi wa oishikunakatta desu. Ang sushi na kinain ko lang ay hindi masarap. Masarap ba ang sushi? General na tanong ito. Sushi wa oishii desu ka? Sushi wa oishii desu ka? Huwag gumamit ng past tense. Pag past tense gagamitin mo, sushi wa oishikatta desu ka? Ibig sabihin nito, tinatanong mo ang tao kung ang sushi na kinain niya ay masarap. Oo, ang sushi in general ay masarap. Hai, oishi desu. Hai, oishi desu. Hindi, hindi masarap. In general, hindi masarap ang sushi. Iye, oishikunai desu. Iye, oishikunai desu. Masarap ba ang sushi? Bali, ito yung sushi na kinain mo, kaya past tense. Sushi wa oishikatta desu ka? Sushi wa oishikatta desu ka? Oo, masarap. Bali, yung sushi na kinain ko na ay masarap. So, past tense. Hai, oishikatta desu. Hai, oishikatta desu. Hindi, hindi masarap. Bali, yung sushi na kinain ko na ay hindi masarap. Past tense ito. Iye, oishikunakatta desu. Iye, oishikunakatta desu. Gusto ko ng masarap na sushi. Watashi wa oishii sushi ga suki desu. Watashi wa oishii sushi ga suki desu. Optional ang watashi wa dahil ang watashi wa ay default ng nagsasalita.
Pag di sinasabi ng nagsasalita, ibig sabihin, watashi wa, sarili niya ang kanyang tinutukoy. Di ko gusto ang hindi masarap na sushi. Watashi wa, oishi kunai sushi ga, suki janai desu. Watashi wa, oishi kunai sushi ga, suki janai desu. Katulad ng dati, optional ang watashi wa. Pwedeng sabihin, pwede rin hindi. Pag di mo sasabihin ang watashi wa, kadalasan, papalitan natin ang ga ng wa. Kasi ang mga Hapon, pag negative ang sagot, halimbawa dito, suki janai, gusto nilang makarinig ng wa. Kaya sagot natin nagiging, oishi kunai sushi wa, suki janai desu. Di ko gusto ang di masarap na sushi. Ayoko ng di masarap na sushi. Watashi wa, oishi kunai sushi ga kirai desu. Watashi wa, oishi kunai sushi ga kirai desu. Optional din ang watashi wa dito. Masarap ba ang sushing ito? Kono sushi wa oishii desu ka? Kono sushi wa oishii desu ka? Nasaan ba ang masarap na sushi? Oishii sushi wa doko desu ka? Oishii sushi wa doko desu ka? Pahingi ng masarap na sushi. Oishii sushi wo kudasai. Oishii sushi wo kudasai. Sumahin natin ang leksyong ito. Sa salitang Nihongo, may dalawang klase ng adjectives o mga salitang naglalarawan ng mga nouns. Ito ay ang e-adjectives at saka mga na-adjectives. Ang leksyong ito ay tumutok sa mga e-adjectives. Natutunan mo rin paano i-conjugate ang mga e-adjectives mula affirmativo hanggang sa negativo at mula non-past tense hanggang past tense. Tiningnan din natin paano gamitin ang mga e-adjectives bilang simple predicates at bilang mga noun descriptors kung saan nilalagay sila sa harap ng mga nouns. Tiningnan din natin ang mga special e-adjectives katulad ng oi, toi, at chikai na nagiging okuno, tokuno, at chikakuno pag nilalagay sila sa harap ng mga nouns. At huwag kalimutan na ang negatibo ng e-adjective na i o yoi na ibig sabihin ay mabuti ay yokunai. At mga past tenses nito ay yokatta at yokunakatta. At natutunan mo rin paano gumawa ng adverb mula sa e-adjective. Ang i sa huli ay gawing ku at nagiging adverb na ito. Ngayon na alam mo na mga grammatical rules, pwede ka nang kumuha ng lista ng mga e-adjectives at padamihin ang iyong e-adjective vocabulary. May mga web links po tayo para dyan, nasa description box. At salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol naman sa mga na-adjectives. Okay, maraming salamat. Domo arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni, gambatte kudasai. Ja, mata ne!